Sos Marasep. For today's video, mga kababayan, isi-share ko sa inyo at i-discuss kung paano kumuha ng student permit. Sos Marasep. Diyan sa Land Transportation Office o LTO diyan sa atin sa may Pilipinas. Itong video pong ito ay based din po sa aking karanasan sa pagkuha ng student permit to non-pro license, mga kababayan. Ang mga kailangan po nating gawin ay ang mga qualification, yung requirements at kung magkano para makakuha ka ng student permit para ikaw ay makapag-drive ng sasakyan. Mga kababayan, ang qualification po ay ang mga sumusunod. Una ay ang ikaw ay isang Pilipino at kung ikaw ay marunong sumulat at bumasa ng English Tagalog at ikaw ay may magandang pag-isip at kalusugan, physically fit. Yun lang naman yung mga qualification na kailangan na ikaw ay isang physically fit o maayos ang iyong pangangatawan dahil hindi biro ang pagda-drive kasi diyan nakasalalay ang iyong kaligtasan at kaligtasan ng iba. Mga kababayan, at ang kasunod ay ang mga requirements para makakuha ka ng student permit. Ayan. Ang requirements ay kailangan mong kumuha ng theoretical driving course. Yan po ay 15 hours. Yan po ay bali 2 days po yung kinuha ko. 8 hours po at saka yung mga sunod 8 hours na yan. Bali 2 days po siya. At ang sa TDC ay ang mga parang nag-aaral ka rin. Bali may libro po siya na binibigay dun sa pag-i-enrollan mo. Yan po ay ang bayad ay 1,000 pesos. Yan po ay kasama na yung libro. Pero sa ibang eskwelahan na pag-training mo eh minsan eh hindi kasama yung libro. Ay another 500, minsan 1,500. Pero yung sa amin sa LTO na rin, sa loob lang din ng LTO, diyan sa Calamba, Laguna. Ando na po yung bali 1,000 lang ang yung babayaran. Tapos aaten ka na ng seminar o training. Doon i-discuss yung mga traffic sign, mga violation, mga yung tinuturo sa pagdadrive. Matututunan mo lahat yun doon. Bali 2 days siya. Kada session, halimbawa, unang araw, may exam pagkatapos ng lecture. Sumunod na araw, mayroon na naman. Kaya, okay lang din. Pero yung i-examine nyo naman, madali lang. Kasi base lang din yung doon sa inyong pinag-aralan. At saka, may English, may Tagalog. Kung saan kayo madali, doon kayo. At pagka naman, natapos nyo na yon, bibigyan kayo ng certificate. Pero kung gusto nyo, mga pagkatapos nyo ng seminar na yon o training, magpa-medical na kayo kung kukuha na kayo sa mga susunod na araw ng student. Kasi requirements yung
medical. At yung medical naman ay madali lang sa mata, tapos timbang o height mo. Mga ganun ng basic lang. Tsaka yung kailangan, yung ano mo, yung blood type. Kasi pagka hindi mo alam yung blood type mo, additional pera na naman yun. Itetest yung dugo mo kung anong blood mo, di pera na naman. Kaya mas mainam na alam nyo yung blood type nyo. 500 po ang bayad doon sa medical. Bali, ang gagawin nyo, 2 copy na yung request nyo para sa student yung isa, tapos yung isa para sa non-prom naman, para hindi duble-duble medical ka. Hindi, nakatipid ka rin doon. Tapos ang bayad doon, 500, di okay na. Kukuha ka na ngayon ng student. Kung ikaw ay 16 years old, kailangan mo ng parents consent o guardian. Mayroong form na binibigay dun sa LTO para dun mo pipirmahan nung guardians mo o parents yung sa katunayan na ikaw ay pinapayagan na kumuha ng student permit. Tapos ang bayad dun, bali ang kailangan mo dun, mag-fill up ka rin dun sa LTO ng form. Bibigay din yung sa LTO, pipirmahan mo na. Pero mas mainam kung makakuha ka na para pagdating mo dun sa LTO, ipapasa mo na lang. Ngayon, pag pinirpan mo ang requirements sa pagkuha ng student ay ang yung birth certificate mo sa NSO o original at saka Xerox. Yun, kailangan yun. Tapos yung TDC, Theoretical Driving Course mo, certificate. Kailangan din yun. Original. Tapos yung sunod ay yung di yung ano mo na, yung medical. Yung isang copy. Bali, 1, 2, 3, 4 requirements na yun. Yun lang. 4. Yung ano mo, yung TDC certificate, yung medical, yung ano mo, medical, tapos yung NSO birth certificate mo. Kung babae na may asawa ka naman, marriage contract, isama mo na rin kasi kailangan yun eh. Tapos yung ano niya, yung form na pinipilapan mo, yun lang. Tapos may mga proseso naman na susundan doon sa LTO, hindi naman kayo maliligaw eh. Kaya ang babayaran nyo naman doon sa LTO, doon sa mismong babayaran, ay bali 250. Lahat-lahat na yun. Pagkatapos noon ay okay na. Re-release na lang yung ano mo, yung antay mo na lang yung ano mo, yung LTO student permit. Sa susunod na video, yung tunan pro naman para sunod-sunod. Diba? Bali, ang gastos ko, 1,000, tapos 500, adi 1,500 na, plus 250 para doon sa LTO. Bali, ano na siya, 1,750. Yun lahat yung total na nagastos ko. Pero pamasahe, mga pagkain, labas na yun. Basta ito yung nagamit kong pera sa pagkuha ng student permit. Idagdag ko na rin po yung kailangan din ng ano, yung LTO portal. Yan po ay makikita natin sa Google at mag-sign in tayo doon at kailangan po yun ngayon, yung LTO portal. May link naman po na ibibigay sa inyo doon sa pag-aaralan nyo o sa pagtitrainingan nyo ng ano sa TDC. Doon na lang po kayo mag-gumawa o kaya naman sa bahay nyo. Sana mga kababayan ay nakatulong itong video na to. Guide lang naman to. Ito talaga based to sa tunay na nangyari at saka itong pagkuha ng license na to ay naging smooth yung process kasi
yung pagkakasunod-sunod ay talagang sinunod ko yun. Malaking tulong din yung umaattend ng mga seminar, mga training, kasi nahahasa at nalalaman natin kung paano ang tamang pag-drive, yung mga rules and regulation, yung mga traffic sign, talagang makukuha mo yun. Kaya maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan. Ingat kayo palagi. God bless you all. Mabuhay ang mga Pilipino. Bye-bye. Wow.